Ayun, so magandang umaga naman sa inyo mga kamotor. At ang topic natin ngayon ay paano ba tayo magpapalit at kung kailan ba tayo magpapalit ng brake shoe mga kamotor. Ito, brake shoe. Ayan. So paano nga ba natin papalitan ng brake shoe ang ating Baja CT100? So napakasimple lang nito. So malalaman din natin kung kailan ba tayo dapat nagpapalit ng brake shoe sa ating mga motor. So panoorin nyo lang ito at sisimulan na natin ang proseso. Kung napapansin nyo mga kamotor, medyo madumi yung motor natin kasi kapag-ride tayo kahapon, hindi na tayo nakapaglinis. Ano? So, ayun, siguro mamaya ako na lang linisin to at sisimulan naman natin yung pag-vlog. Ano? Ang unang proseso lang naman dyan mga kamotor, ay itong tatanggalin natin. Yung sa ehe nya. Napakadali lang naman yan. Kung meron kayong mga tools sa bahay, eh pwede kayo na lang din ang gumawa. Ano? Napakadali lang yan. Sakit dyan. Tapos, bicycle script naman dito sa kabilang ehe. Magpapalit na tayo ng brake shoe mga kamotor kapag napapag-alaman natin na medyo hindi na makapit yung ating preno. Ano? So, para iwas disgrasya tayong mga kamotor, kailangan talaga natin magpalit ng brake shoe. Tapos na itanggalin itong nut ng ating ehe, ay susunod naman natin ito mga kamotor. Eto, ayan. Susunod naman natin itanggalin ito. Ngayon pagkatapos na natin matanggal ito mga kamotor, ay susunod naman natin ito. Ay sa kanyang preno. So ngayon mga kamotor, pwede na natin hilahin yung kanyang ehe para matanggal na natin itong pagpapalitan natin ng ito na siya mga kamotor. Kailangan natin palitan. So kung makikita nyo dito mga kamotor, ano, yung brake shoe natin ay sobrang nipis niya. Ayun o, tingnan nyo. Sobrang nipis niya. Kasi sobrang tagal na rin natin itong ginagamit. At sagad na rin yung kanyang adjuster sa kanyang preno. Tsaka kung makikita nyo, yung groove niya halos hindi na rin makita. So, sobrang nipis. And like dito sa brake shoe na nabili natin, ano? Ibang iba. Napakalayo. Kung ikukumpara. Kasi, kailangan na nating magpalit. Dahil, kung ikukumpara nyo, ayan. Sobrang nipis na ng ating brake shoe. Kaya, yan ang indication na kailangan na nating magpalit. Kaya, hindi na siya masyadong dumidikit. At delikado yan mga kamotor. Lalo-lalo na kung lumulusong ka sa mga pababang daan, ano, mahirap ang pumreno dyan dahil umiinit kasi bakal na to mga kamotor, bakal at bakal na yung nagkikis-kisan kaya hindi na siya masyadong didikit mga kamotor. So ito na ang kailangan nating gamitin, kailangan nating magpalit ng brake shoe. So simulan natin ang proseso sa pagpapalit mga kamotor. So tara na. So ngayon sa pagtatanggal nito mga kamotor, ano, madali lang naman tanggalin yan. I-flip mo lang yung isang parte at tatanggalin na natin yun. Ayan, matatanggal na yung ating lumang brake shoe. At ngayon, kakabit na natin yung ating bagong brake shoe. Ayan. So, kung makikita nyo naman, meron namang bilog dito na indication na parang naman siya dito sa bilog na to, na part. Ito. Ito namang parang square type, yung rectangle type, ay parang naman dito. Ayan. Ang proseso na yan ay magpi-flip siya kapag maapak tayo ng preno. Bubuka ito. So, makikita nyo. Kakabit muna natin. So, pagkakabit ng brake shoe, madali lang din naman. Napakasimple lang ito. Yung iba, kapag baguhan pa, hindi pa nila alam yung technique. Pero, kapag nasanay ka na, napakasimple na lang yan.
papasok mo yung unang bahagi kagaya ng pagtanggal mo ng brake shoe mo. Yan. Tapos buo natin mo yung spring niya papunta dun sa kabila. Ayan. Pag napasok mo dun sa kabila, ayan. Napakadali na lang yan. Biblend mo na lang. Ayan. Biblend mo na lang. Napakadali lang. So, makikita nyo, ganito yung proseso nyan, mga kamotoro. Ayan. Ayan, naiipit siya. Ayan. Umubuka. Ganun gumagana yung ating brake shoe. At ang ating preno sa drum brake. So, kakabit na natin, mga kamotor. So, medyo punasan lang natin ng konti dito sa loob, ano? Kasi marami ng dumi. Yung napudpud na parte ng ating brake shoe, at yun yung umiingay din kapag hindi natin nalinisan, ano? Huwag na huwag lang nating lalagyan ng langis. Kasi maaaring makontaminate yung ating brake shoe. Huwag na huwag tayong maglalagay ng langis dito. Kailangan ito yung basahan at malinis na basahan lang ang ipunas natin. At kapag malinis na, pwede na natin ibalik yung ating cover. Ayun, tapos na natin ikabit ang ating bagong brake shoe. At susubukan na natin kung gaano ba ito ka gaano ba ito kakapit, ano, mga kamotor. So ayun, sana may natutunan kayo kahit papano dito sa ating video. Napakadali lang naman ang ating tutorial sa araw na to. Merry Christmas sa lahat. December 1 na ngayon. So sana nag-enjoy pa rin kayo sa panonood sa aking mga videos. Kung meron pa kayong mga gustong matutunan at mga gusto pang malaman patungkol sa Baja City 100 at patungkol sa iba pang mga motor, panoorin nyo po yung iba kong videos. Click nyo lang po yung mga videos ko dyan sa ilalim ng aking description or yung mga videos ko po sa aking channel. Just search Edo Flaviano TV and marami po akong videos na in-upload na dyan. Kaya just keep on subscribing and keep on tuning po sa aking channel. So paalam!